Good morning. Happy Father's Day. Kamusta na po kayo? Long time no see. Yan. Ready. So today we are going to celebrate Father's Day, but the message hindi lang po nakatuon sa mga tatay, kundi para po sa lahat. Amen po ba? Kaya baka sabihin nyo, ay, ang mensahe para sa tatay, hindi na akong makikinig. Hindi po. Lahat po ang mensahe na binibigay po ng Holy Spirit ay para po sa atin lahat. Amen? Kaya, ready? At pakinggan po natin ang sasabihin po ng Holy Spirit sa atin po. Okay. Sino naging contestant po ng mga tinatawag na game show? So, meron isang game show na tinanong ang tatlong tatay. Ang katanungan, ano ba ibig sabihin ng tinatawag na real father? Okay? So, one of the contestants, ang sabi po niya, ako, naglilingkod ako sa bahay. Okay? Ako nagluluto, ako naglalaba. Ako nag-aalaga ng mga bata. Pero, hindi niya tinitignan ang asawa niya na kaparehas niya. The second contestant, ang sabi po niya, ako naman, ako nagtatrabaho, kumakayod ako, okay? At hadi kami ng asawa ko sa gastos dito, sa pag-aalaga. And the third contestant, alam na siguro natin kung ano yung mga lumalabas po. Now, itong mga tinatawag na contest na ito, para lamang po yung pinapakita, sino ba talaga yung tinatawag na father at ano yung tinatawag na father image na meron sa mundong ito? Tama po ba? At siguro, sa isipan po nyo, meron kayong sariling definition kung ano tinatawag na father. Right? Ganun po yung sinasabi po natin. Meron akong sariling definition na tinatawag ng tatay at meron akong hinahanap na requirement para masabi sila ang tatay. Kasi nga po, ang tingin po ng mga tao, pag sinabing tatay, real man, ito po yung nasa isip nila. Isang Rambo, okay? Isang Arnold Schwarzenegger, naging to kalaki, ang muscle. Pag sinabing tatay, nasa isipan ng tao, ito yun. Umiinom ng alak, naninigarilyo, or para sa iba naman, pag sinabing tatay, sila yung taga-disiplina ng mga bata. Right? Mga tatay, kasama ko kayo, no? Wala akong kasamang tatay ngayon, ha? Puro nanay ata kasama ko ngayon. Okay. Now, pero pag ito ginagawa ng mga tatay, ano nasa isip natin? Pag ito ginagawa kaya natin ng mga tatay, ano kaya nasa isipan ng mga iba? Under. Right? Under. Pero, ang tanong, hindi ba pwedeng gawin ng mga tatay ito? Or sabihin natin na talagang trabaho lang ng nanay? Okay? Pag sinabi bang tatay, kailangan ikaw yung taga-disiplina. Pag sinabi bang tatay, kailangan makita sa iyo yung tinatawag na macho. Are you with me, mga tatay? So, pag sinabing ikaw maglalaba, ikaw maglilinis, ikaw mamalengke, ay hindi ko trabaho yan, trabaho ng nanay. Alam po niyo, I was reminded sa Genesis chapter 2. Nung sinabi ng Panginoon, kay Adam, sabi ganoon, I will make a helper. Okay? Now, pag sinabi sing helper, nasa isipan ng mga tao, ng mga lalaki, pag sinabi helper ng babae, kasambahay ang tingin. Are you with me? Mga tatay. Pero pag ang totoo po nun, pag sinabing helper ang babae, ang lahat ng trabaho nasa tatay sa lalaki. So, ang lalaki, mamamalengke, dear, hindi ko kaya mamalengke sa mahamo ko. Di ba helper ka? So, yung maglalaba, lalaki, dear, hindi ko kaya ang labada. Pwede ba tulungan mo ko? Are you with me? Di ba yun ang trabaho ng helper? So, sino gagawa? Ang mga lalaki gagawa. Ang lalaki mga malengke, ang lalaki mga malensya, ang lalaki maglalaba, ang katulo, ang helper mo, ang asawa. Tama ba? Baliktad kasi ang tingin natin ngayon. Ang tingin natin, pag sinabing helper ng babae, ang lahat ng trabaho nasa kanila. Ang mga lalaki, walang gagawin, kundi pagdating sa bahay, uminom, okay, umupo sa salas, tumungga ng banayad whiskey, sorry. Okay. Now, ito po ang
challenge po sa atin sa umagang to. Ang totoo po nun, madali po gumawa ng bata, mga lalaki. Madaling maging tatay, oh sorry, madali maging gumawa ng baby, pero mahirap maging tinatawag na ama. Tama po ba? Madali yun eh. Pero ang totoo po nun, nung nilikha ng Panginoon ang tao, ang lalaki, hindi lamang po yung tinatawag na garden ang binigay sa kanila, kundi ang binigay pa rin ng Panginoon na responsibility, isa sa mga responsibilidad na binigay sa atin ng Panginoon, alagaan po natin yung mga susunod natin na henerasyon, yung mga anak po natin. Kaya ang nagiging problema po natin ngayon, sa panahon natin ngayon, nawawala ang tinatawag na figure, father figure, nawawala yung tinatawag na tatay sa tahanan, sa imahin ng mga bata, kaya nagkakaroon ng mga problema ang mga bata. Supposedly, tayo, mga tatay, meron tayong minana sa ating mga magulang. Tama po ba? At yung mga minana natin, yun ang dapat natin pinapasa. Kung mali yung minana natin, mali ang ipapasa natin. Are you with me? Kung tama ang natutunan natin, tama ang tinuro ng magulang natin, yun din ang ating ibibigay sa ating mga anak. Ang problema po ngayon, dahil iba yung mga tinuro, iba yung mga natanggap ng mga tatay noong unang panahon, ito ngayon ang ating pinapamana sa ating mga anak. Lalo kasi, pag ang isang tatay, tandaan po natin, ang mga anak po, ang tawag dito ay sila yung the good imitator. So kung anong ginagawa sa bahay, naninigarilyo tatay, huwag mo asana hindi naninigarilyo mga bata. Lasenggo ang tatay, huwag mo sana hindi naglalasing yung mga bata. E may buba. Now, kasi nga po nakakatuwa, dahil pag yung tatay naninigarilyo, pag ang nanay, ang anak naninigarilyo, papagalitan ng tatay. Anak, huwag ka maninigarilyo. E saan niya nakuha yun? Anak, huwag ka magbumura. Saan niya nakuha yun? Hindi ba sa loob ng tahanan? Kaya mag-ingat po tayo. And this is our challenge this morning. Kung paano natin, tayo mga anak ng Diyos, mga tatay, mga Christian father, kung paano po natin ipapasa ang ating mga nalalaman. Okay, are you with me? Paano natin ipapasa sa ating mga anak, sa mga susunod na henerasyon, ang pagiging Kristiyano po. Kaya ito po yung ating pag-aaralan sa Judges chapter 6 verse 12. And the angel of the Lord appeared to Gideon and said to him, "The Lord is with you, you mighty man of valor, mighty warrior." Asan po yung mga tatay? Pwede niyo taas ang kamay? Okay. Can you say with me? Hindi lang po. A father is meant to represent. Father. Okay. Can you say with me? The Lord is with me. I am a mighty man of valor. I am a mighty warrior. Bait malamya ang tinig niyo. Parang hindi ako naniniwala, mighty kayo. Hello. So, malalaman mo, I'm a mighty man of valor. Wow. Hindi mighty eh, di ba? Mga tatay, are you with me? Naniniwala kayo dito? Lima ang naniniwala, yung bandi naniniwala. Okay, can you pray, can you bow our head, let's pray. Holy Spirit, take over of our service today. Nais po namin, Panginoon, ang aming mga pananampalataya ay patuloy na matatag, tumatag. At kami, Panginoon Diyos, ay gamitin pa rin po niyong bilang role model sa aming mga anak at sa buong sandibutan. Kami mga tatay, tinawag po niyo upang maging leader po ng aming tahanan. Kaya gamitin mo kami, Panginoon, not only this morning, but the rest of our lives, makita pa rin that we are the mighty men of valor and we are the mighty warriors. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, let's move on. Now, just to give you a background po, ano po ang storya po ni Gideon? Alam po natin kung yung mga nakabasa na po sa buhay po ni Gideon, isang medyo shy. Okay? Isang sabi natin na kasi yung lugar nila, laging nilulusod ng mga Midianites. Laging ninanakaw for the past 7 years, ninanakaw lahat ng mga grains, mga wheat na mga ginagawa nila. Kaya itong si Gideon,
nagtatago at gabi ito nagsasaka. So, ginagawa po ni Gideon, lahat mo ng mga natitira, okay, nagtatago siya. Sa halip na sa bukid siya nagsasaka, nagtatago doon sa tinatag na wine press. Okay. Now, isang araw, o isang gabi, may nagpakita sa kanya, the angel of the Lord. At sabi, ano sabi ng angel of the Lord? Gideon, mighty warrior. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Nangyari po kay Gideon? Palinga-linga. Ha? Asan? Nung tinawag siya na mighty warrior, hindi niya maisip na siya yun. Bakit po? Now, the angel of the Lord continues to challenge Gideon. Okay? At tandaan po natin na ang Panginoon ay nangungusap po sa atin. Hello, mga lalak, mga tatay. Ang problema lang po sa mga tatay, this is a problem for most of us, hindi po natin nakita yung tinatawag na being a mighty man of valor sa atin, hindi natin nakita yung tinatawag na mighty warrior sa atin, na katulad ni Gideon, kasi akala natin yung mga tatay, mas magaling sila, yung mga tatay sa kabila, kaysa sa atin. Feeling natin, wala tayong alam. Kasama ko yung mga tatay. Kaya minsan tuloy, nagkakaroon tayo ng tinatawag na inferiority complex. Akala natin kasi, pag yung mga tatay nandun sa opisina, naka-amerikana, naka-kurbata, may kotse, sila lang yung tinatawag na real father. Right? Pero ang totoo po nun, lahat po tayo, tinawag ng Panginoon, mighty warrior, man of valor. Ulitin ko lang, this message hindi lang po sa mga tatay, kundi para po sa lahat. So kung sakali po naging focus lang ng Holy Spirit ng ating Panginoon si Gideon, ibig po sabihin lahat po tayo rito na tinawag ng Panginoon, we are men and women of valor. Are you with me? So let's move on. Kaya tandaan po natin, even women, even mothers, huwag po natin isipin na wala tayong magagawa. Huwag natin isipin na napakalit ng role natin bilang nanay. Huwag natin isipin na sila mayaman. Sila may kotse, sila may mga professional, ako wala. Wala akong magagawa, hindi po totoo yan. Kundi lahat po tayo, we are empowered by the Holy Spirit, tinawag tayo bilang anak ng Diyos, meron tayong kakayanan. Amen mo ba? Huwag natin tingnan sarili natin napakaliit. Okay. Now, ano po problema ngayon sa mga nakita po natin? Okay, so this is my title, The Real Fathers, Mighty Men of Valor, Mighty Warriors. Just to give you the origin of Father's Day. The very first national celebration, okay, was on June 19, 1924 by proclamation of President Coolidge. But it all came about because of the efforts of Sonora Smart Dodd. Now, ano po nangyari? Habang nakikinig si itong si Sonora ng sermon na Mother's Day, naisip niya na kung mayroong Mother's Day, di lagyan natin Father's Day. Kaya nilapit niya ito doon sa presidente ng Amerika, and President Coolidge declared and designated every third Sunday as Father's Day. Kaya every third Sunday po ng June, dito po natin sineselebrate po yung Father's Day po. Now, tignan po natin, ano yung nakita po natin sa mga tatay ngayon? Okay? Tignan natin kung tayo kasama tayo dito sa mga tinatawag na tatay. Number one po, what kind of fathers are we seeing these days? Number one, the legal father. He's the law. Siya yung batas sa bahay. Diba? And this father says no to everything without saying why. This makes the child grow without a healthy decision-making process. Robs the child a chance to reason. Bawal ang TV, bawal ang cellphone. Hindi pwede. Lalabas ka, hindi pwede. Lahat bawal. Okay? Legal. Kumbaga no, magbigay ka muna, maglagay ka ng appointment, kailan ka lalabas, pag-approve, pwede. Pero pag biglaan, pag sinabi ng tatay, no, wala kang magagawa. Pero ginagawa kasi ng mga bata, pag sinabi ng tatay, no, kanino pupunta? Punta sa nanay. Nay, may lakad ako. O sige. Hindi alam ng nanay na sinabi ng tatay, no. Kaya nagkakaroon tayo ng conflict sa bahay. Diba? Ganun kaway sa mga bata. Ganun po kaway sa mga bata. Pag sinabi ng tatay no, di malapit kay nanay. Pangalawa po,
We have the philosopher father, the distant and unavailable father. Ito po, okay. Sabi nga, pag-uwi sa bahay, magsasara ng pinto, manood ng TV, inom, babasa ng dyaryo, walang pakialam sa bahay. Pag mga bata dumating, okay, hindi hinahalikan, hindi kinakamusta, basta pag-uwi, pagod ako, sasarado yung pinto. Minsan bit-bit pa yung trabaho. Can you relate, Father? Minsan, galing sa opisina, bit-bit pa yung trabaho, dadalhin pa sa bahay yung trabaho. So, he ends up making the child feel a bother and an object in the house, okay, ruining the child's self-esteem at wala pong pakialam. Pangatlo po, the Pharaoh father, demanding and unforgiving, walang patawad. Pag gumawa ng kasalanan ng bata, walang patawad, may palo ka agad. At ang masakit nga ito, hindi nakakalimutan ang kasalanan ng mga anak. Another one, the selective and unfair father, favoritism. Kasama ba tayo dito? Ayaw, alam ko hindi po. So the absent father, ito po yung isa sa mga pinakamasakit po na tatay po. Absent father, okay? Na nagtatrabaho sa labas, sa abroad, hindi man lang tumatawag. May cellphone, may technology, may internet, pero hindi man lang nakaisip tumawag sa bahay. Kaya pag-uwi niya, after 1 year, ang feeling ng mga bata, just a visitor, hindi tatay. Are you with me? Kaya nga, marami po, okay? Marami mga tinatawag na tahanan, walang tinatawag na father figure. At dahil sa walang father figure, marami mga bata na naliligaw po ng landas. Minsan binibigyan natin sa nanay ang lahat ng trabaho, pero ang totoo po nun, ang tingin kasi ng mga bata sa nanay, loving, caring, pero ang hinahanap ng mga bata, yung tinatawag na model po ng kanilang tahanan. Yung tatay na magdadala sa kanila sa church, yung tatay na magdadala sa kanila, are you getting the point, mga tatay? Ito yung mga hinahanap ng mga bata. Yung hinahanap ng mga bata, meron tatay na magdadala sa kanila sa church, may mga tatay na kasama nila na lumalabas. I'm not saying na huwag kayo mag-abroad, pero pag-uwi sana, hindi yung pag-uwi, mga barkada, may dala akong mga whiskey dito, may dala akong brandy galing sa abroad, inuman tayo for 1 month. Kasama barkada, asang mga bata, asang pamilya, hindi po kasama, yun po nakakalungkot. Now, can you say with me, mga tatay, a real father, a man of valor, a mighty warrior, should be what? Number one, faithful father. Say faithful father. Bakit tatlo lang sumasagot? Ilang ba tatay dito? So what is a faithful father? Faithful father is a home engaged with his kids and is very present in their lives. The faithful father loves his wife and demonstrates this love so that his children are established. The faithful father establishes security for his children, provides for them. Ito po ang dapat na makita po bilang sang tatay. Hello. Another thing, ang tatay po, ang tawag po sa kanila, father of faith. Ang hirap maging tatay po. Kaya sabi ko, madaling gumawa ng baby, madaling gumawa ng bata. Pero pag yung responsibilidad, yung role ng mga tatay, dapat makikita po sa bahay. A father of faith is one who is certain to bring Jesus into his marriage, okay? And the father of faith also brings his marriage to our Lord Jesus Christ. Kaya yung sinasabi ko nga kanina, marami mga bata hinahanap, ito ba asan tatay ko? Ang alam lang nila sa nanay, magluluto, maglalaba, taking care of the family, caring, loving. Pero asa yung mga tatay na magdadala sa mga bata sa church? Asa yung mga tatay na magdadala sa kanila sa labas? Hello, mga tatay. Alam ko po, ito tayo. Amen mo ba? We are father of faith. Dalawa. Kanina, tatlo. Ngayon, dalawa na lang. Now, bigyan ko lang po kayo ng tinatawag na survey po. Matagal ito, no? 1994 pa. Okay?
Now, tignan po natin dito. A father's faith to be the number one critical factor for determining a father's what? Religion na pwedeng ipasa po. Ano po mangyayari? Ito, tingnan po natin. Ito po nakakalungkot. If the father is non-participating or practicing and mother regular, only 2% of children will become regular worshiper. 37% will attend irregularly at yung the rest, 60% ng mga anak nila ay mawawala. Another thing, if the father is irregular and mother regular, only 3% of the children will become regular themselves. If both father and mother attend church regularly, 33% of their children will end up regular churchgoer, 41% will attend irregularly. Ito po. Kaya nga po, ito nga po yung nakakulungkot po. Okay? At lagi po natin sinasama sa prayer na ang Pilipinas, so sana po ay hindi po makatulad sa Amerika. Na merong divorce, may abortion na ginagaya natin. Bakit po? Tignan po natin. Sa Amerika po, every four American children has no father at home at the time of their birth na mabata. Okay? And only 41% of today's children will grow up in a two-parent family. Nakakalungkot po. Bakit po? Kasi tingin nila sa Amerika, ng mga bata po, anti-divorce, abortion, ordinary na lang yun. Part of their lives. Pag nanood ako ng mga movie po, yung tatay, sa iba na nakatira, dadalawin yung mga anak. Okay? At makikita nung tatay, yung nanay, yung asawa niya, meron ng ibang kasama. So yung mga bata, lalaki ito, iba yung nakikilala ng tatay, hindi yung tinatawag na tunay na biological father. Bakit po? Kasi nga po, merong abortion, meron tayong tinatawag na what? Divorce. Ordinary nila yung divorce sa kanila. At itong ginagaya ng Pilipinas ngayon. And hopefully, sana nga hindi nga matuloy, hindi mangyari na meron tayong divorce dito. Are you with me? So, bilang Kristiyano, we need to stand up against doon sa tinatawag na divorce law na gagawin po nila. Magkaroon po tayo ng boses. Pigilan po natin. Bakit po? Ito po mangyari sa atin. Balang araw ang Pilipinas, 1 of 4 Filipinos, walang makikilalang tatay pa pag sila'y pinanganak. Okay. Why men of valor? Men of valor, ang definition po, to be men of courage and fearlessness. Say courage. Say, I'm fearless. Fearless. Walang takot. Especially in battle, strength of mind or spirit that enables a person to encounter danger with firmness. Yan po yung tinatawag ng men of valor. Wala tayong kinatatakutan. Hello, mga tatay. Alam po, hindi tayo member ng takusa. Meron ba tatay dito member ng takusa? Wala. But we are men of valor. Amen po ba? So, men of valor generally refers to a soldier being prepared to fight for battle with courage, having a capacity as a man to be qualified, to be fit with ability. Ito po ang tawag sa atin, men of valor. Ang tawag po sa atin, leaders. Hello, lalaki. Are you the leader? Are you sure? Bakit pag nag-uusap kayo ng mga barkada mo, ayaw ni commander eh. Sino commander? Tama ba? Pag nag-uusap kayo ng barkada mo, nandiyan si commander, uwi na ako. Sino leader? Sino commander? Minsan nakakarinig ko mga ano eh. Ako hari ng bahay. Pero si Mrs. ang alas. Nakakalungkot, di ba? Hindi natin ginagagampanan. We're not performing our duty as leader of the house. Bakit po? Kasi nga po, our society ay naging tinatawag natin matriarchal society. Ano yun? Na-influence tayo ng mga Spaniards na ang bahay po, ang mangunguna, walang iba kundi mga nanay. Ito na yung problema po. So, ang totoo po nun, okay,
Pagdating sa bahay, pagkagaling, pag may sweldo, mga lalaki, Diro, ito yung paycheck ko, ito yung sweldo ko, bahala ka na mag-budget. Okay? Bukuha lang ang konti, pang-inom ko, bahala ka na. Di ba ganun ginagawa ng mga tatay? Tama kaya yun. Mali eh. Maling-mali. As if lahat ng mga trabaho bibigay po natin sa nanay, mga lalaki, kukuha lang ng konti, pang-inom, pang-barkada. Bakit? Kasi pagod sa trabaho, kailangan ko mag-relax. Tuloy, ang tingin ng mga bata, ang nanay yung boss, ang nanay yung commander. Kaya tuloy lumalabas sa bibig ng malalaki, si commander. Hello po, malalaki. Hindi na sila commander, no? Hello? Hindi na sila commander, di ba? Ayun po, mahayag. Tatakot kayo sa asawa nyo. Men, God has called us, what? To step up to leadership, the proper blend of ability and courageous action. Now, pag sinabi pong men, it doesn't necessarily mean na, what? Biological father. All men are called to be spiritual lead fathers, even single males, okay? Even childless husbands. Men who are not biological fathers are still called on to devote time, effort, and energy to the guidance, care of the young people around you. Okay ba? So, even wala kayong anak, mga may asawa, anong responsibility natin? To comfort, counsel, and instruct those who have no dads. Okay? May problema. Huwag lang yung asawa ang kakounselan nyo. So, we are men of valor. Pag sinabing men of valor, sino tayo? We are these people who are willing to stand against the pull of our flesh and the enticement of temptation by the devil. Kasama ko ba kayo? Sino tayo? Sino tinatawag ng men of valor? Ito tayo. We are willing to stand up against the pull of our flesh. Yung tinatawag na temptation, hinahatak tayo ng laman natin. Hinahatak tayo ng laman natin para uminom, barkada, sa halip na nandun tayo sa bahay. Can you stand up? Pwede ba tayong tumayo? Palalabanan natin yung temptation na, oh, oras na. Happy hours. Another thing, we are men of valor because we are willing to take seriously our covenant of marriage. Ang importante, number one po, yung asawa po natin. Ang importante po sa buhay po natin, walang iba kundi ang pamilya po natin. Tama po ba? Hindi yung tawag ng laman, hindi yung tawag ng barkada, hindi yung tawag ng kusino man, but your focus, mga tatay, is your family. You cannot be called men of valor kung iwanan mo yung responsibility na yan. Men of valor, we are courageous to stand for the word of God at maging sumunod tayo sa kanyang authority. We are men of valor. Why? Because we prioritize the house of God with our families. Bit-bit mo yung anak mo, bit-bit mo yung pamilya mo. Every Sunday sa church, you are called to be the leader of the house. Ikaw manguna sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Biglang tumihik yung mga lalaki, no? Bakit kaya? Okay. So, recognizing the blessing of not forsaking the assembling with God's people. Men of valor, we have heart's devotion to serve the Lord Jesus in the task which He has called us. And we are men of valor because we are willing to stand apart. Hindi tayo mahihiya na sumalungat sa sistema ng sanlibutan. Tayo, kayo mga nasa trabaho po, okay? Pag tinawag kang men of valor, you are willing to stand up. Hindi wali mapahiya ka pag sinabi mo no sa mga barkada mo. You are willing to stand apart and stand alone. Hindi wali mapahiya ka sa mga barkada mo, sa opisina mo. Bakit? Dahil inuuna mo pamilya mo kaysa doon sa tawag na laman mo. Amen po ba? Sinong mga men of valor dito? Sige, taas ng kamay ulit. No, nawala ng iba. Why mighty warriors? Sabi nga po, actually, sa isang translation, men of valor, sa ibang translation po, mighty warriors. Kaya hiniwalay ko lang po ito. So, why mighty warriors? Because tayo po, okay, every one of us, we have three enemies. Meron tatlong tayong kalaban. Number one, the flesh,
Okay, our own evil desire, the world, the temptation, and especially the pride of life. Ito yung kalaban po natin. So we have an enemy within and we have the enemies sa labas po natin. Kaya sabi nga po sa 1 John chapter 2:16, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father but from the world. Ito yung kalaban po natin. Kaya tinawag tayo mighty warriors dahil kakalabanin po natin to. Are you with me? So hindi lang po ang tatay ang kakalaban dito, kundi even mothers kakalabanin po natin itong kaaway po natin. Madali tayong hatakin ng ating kalaban. Even Jesus Christ was tempted 3 times. Ito ginamit po ng Diablo nung tinempt niya si Eva. Ito din ang ginamit ng Diablo nung tinempt ang ating Panginoon Jesus. And this is also the method, strategy na ginagawa ng kaaway to tempt us para bumagsak po tayo. Kaya sabi ko nga po, ito ang kalaban po natin. And bilang ama ng tahanan, okay, bilang mighty warriors in order to fight the enemies, okay, we must be capable. Pag sinabing capable, dapat meron tayong wisdom. Kaya nga po sabi sa James chapter 1, if anyone lacks wisdom, ang sabi ni James, hanapin po natin, humingi po tayo ng wisdom sa Panginoon. Pangalawa po, ito po napakahalaga, our character is above reproach. Say above reproach. Pag sinabing above reproach, ano po dapat nakikita po sa atin? Having virtue and morality. Pag sinabi ng mga tao, yan ang tunay na tatay. Wala silang makikitang kapintasan sa buhay mo. Tama ba ba mga tatay? Gusto natin, pag uwi natin sa bahay, yung mga kapitbahay, nakangiti sa atin, nakatingala sa atin. Gusto natin, pag uwi natin sa bahay, yung mga kapitbahay, may inggit sa atin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tatay. Bakit po? Kasi po, doon sa second, yung character po natin, dapat hindi makitaan ng mga dumi. Ang lungkot kasi, pag uwi ka, galing ka sa trabaho, ano sasabihin ng mga tao sa'yo? Right? Gusto natin, pag uwi natin sa bahay, pag nakita tayo ng mga kapitbahay natin, tinitingala tayo bilang anak ng Diyos. Bakit po? Makita po sa atin, walang kapintasan. Pangatlo po, bilang tatay, bilang mighty warrior, dapat meron tayong conviction. Conviction for what? Hindi tayo papalya sa ating covenant, sa ating asawa. Meron tayong conviction, ito yung saltanan ng Diyos, ito yung tuturo ko, ito yung dapat na sundin namin. Meron tayong conviction na every Sunday, nasa church tayo, meron akong conviction, ito pamilya ko, ito unahin ko. Mighty warriors because we have courage. Mighty warriors because we have compassion. We are tough, we are tender. Okay? Now, tatay, ano role ng tatay? Protector, covering sa bahay. Are you with me? Educator. Trabaho natin lahat po yan. Pag hindi nyo na kaya, meron tayong helper. Ang Holy Spirit, ay hindi po ang asawa po natin. Sila po helper natin, katulong po natin. Pero hindi po natin ibibigay yung bulk ng trabaho sa asawa, sa babae. Amen po ba? Di ba yung walang palakpa yung mga nanay, no? Okay. So, ito po. Ito yung gusto natin maging example po tayo. Role model. Sino ang model po natin? Walang iba kundi ang ating Diyos. Ang model po natin, walang iba kundi our Heavenly Father. Bakit po? He's not passive and interested Father. Sino ating Ama? The one who loves. He's not someone who runs and hides and abandons his family. Ang Diyos po natin, He's the one who is committed that He will remain faithful even when we are faithless. Sino po role model po natin? He's not someone content to have his family in discord, ripped apart by social chaos and anarchy. He's not someone who is self-centered. Ang Diyos po natin ay buhay. Ito po model natin mga tatay. Kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay po natin, dapat ito yung sabi ko na, binibigay po natin sa ating mga anak. Ito yung pinapakita po natin sa ating pamilya.
He's not someone who, with a half-hearted, lukewarm, unfeeling attitude toward his family. Alam po nyo, isang story lang po. At totoong story po. At ito po nakakalungkot. Sino may alagang aso rito? Okay, good. Pagdating po nyo, kinakagat kayo ng aso. Pagdating ba nyo sa bahay, tumatakbo, nagtatago aso? Anong ginagawa ng aso? Ikaw ang amo, pagdating mo sa bahay, yung aso, tontuwa. Tama po ba? Makita natin, ato sa Tagalog, kinakawag yung buntot, sa tuwa, nakita ka. Mga anak po nyo, pagdating nyo, tumatakbo, palabas, patago, o tumatakbo sa inyo upang halikan kayo, batiin kayo. Mga tatay, are you still with me? Kanina, lima sumasagot, naging tatlo, ngayon wala na sumasagot. Pagdating po sa bahay nyo, galing kasi sa trabaho, huwag nyo gagawin yung ginagawa ni Dolphy, upo sa sopa, ihagis ng tsinelas, kukuha ng isang baso, tatagay, walang pakialam sa mga bata. Mabuti pa yung aso, kilala yung amo. Pero yung mga anak, pagdating yung mga tatay sa bahay, nagtatago. Bakit? Nakasinghal. Yung mga anak, pagdating sa bahay, nagkakawalaan. OFW, pagdating sa bahay, you are a visitor, not a father. Yun po nakakalungkot. Are you still with me? Malachi chapter 4, verses 5 to 6. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the Lord, and he will turn the hearts of the father to the children and the hearts of the children to their fathers. Ito po ang kailangan po natin, isang Elijah sa bahay. Hello. We need an Elijah. You fathers, we fathers, we are the Elijah who will turn the heart of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers. Kailangan po natin ito sa ating buhay. The spirit of Elijah, tayo ang magiging what? Catalyst tayo ang tatawagin ng Panginoon upang gampanan po yung tinatawag na yung mga tatay dadalhin natin sa mga bata at yung mga bata dadalhin po natin sa mga tatay. We need an Elijah in the government. We need an Elijah sa mga eskwelahan. Bakit po? Tignan po niyo mga eskwelahan. Sino man marami nagtuturo? Di ba babae? Mga lalaki nagtuturo? Konti lang po. Kasi feeling nila, ang education, pagtuturo, teaching is for women only. Hindi po totoo yun. Kaya nga po, ulitin ko lang, hinahanap po ng mga estudyante, father figure. Dahil walang father figure po sa isang eskwelahan, kung paano sila nag-operate sa bahay, ganun din sila nag-operate sa eskwelahan ng mga bata. Naghahanap po sila ng tatay. We need an Elijah in the house. At kayo po yung mga tatay. Ito po trabaho natin. Mahirap. Totoo po, mahirap. Again, as I said, madaling gumawa ng bata. Mahirap maging tatay, mahirap maging ama. Dahil po, marami po tayong responsibilidad. Can you imagine, sumagi lang po ito sa isipan ko, can you imagine mga tatay, iba-ibang mga asawa, apat? How can they support yung mga bata niyon? Iba-ibang nanay, nalulungkot lang ako pag nakita ko. Kasi feeling na, ganun nila pa pinapakita ang pagiging macho nila, pagiging tatay. They have four, what? Apat na kabit, tatlong kabit, isang asawa, may tatlong, apat na mga iba-ibang mga anak sa ibang mga babae. That's their feeling of being a macho. So, bilang anak ng Diyos, bilang mga ama na tinawag ng Panginoon, hello, samahan niyo ako mga tatay,
bilang mga tatay na tinawag ng Panginoon, we have a responsibility at ang unang responsibilidad po natin ng ating asawa at ating mga anak at ang ating pamilya po. Hello? Hindi po barkada ninyo galing ka sa abroad, may dala kang whiskey para sa barkada, isang buwan kayo nagiinuman, nakalimutan mo ang iyong responsibilidad sa iyong pamilya. That is not a father. But a father, tayo yung role model. Meron tayo ipinapakita maganda sa anak natin. Yung mga tamang anak na naghahanap po, kailan mo kong dadali sa church? Kaya ang tanong po, ito po yung closing po. What will be your legacy? Ano iiwanan mo sa mga anak mo? Kung ano natutunan mo sa mundo, kung ano natutunan mo sa ninuno mo, yun din kaya ipapasa mo sa kanila? Meron kang mga tinatawag na alam, pero paano mo ipapasa sa kanila? Ipapakita mo pagiging macho mo, meron kang tinatawag na babae sa buhay, ipapakita mo pagiging macho mo dahil malakas kang uminom, ipapakita mo pagiging macho mo dahil meron kang bisyo. Hindi po, ipakita mo pagiging macho mo na kaya mo silang dalhin sa church every Sunday, na kaya mo silang dalhin sa salta ng Diyos. You need to make a stand, bilang tatay po. Ito po, this is my message po sa mga ganito sa mga tatay. Can we all stand? Lahat po tayo, sige. Can we all stand po? Just want to pray for the fathers po, especially. Mga tatay, don't get me wrong. And I know, nakakaya po aminin ang ating buhay. Pero, ito po sinasabi ng Holy Spirit. Gusto ng Holy Spirit na ang buhay po natin ay maging matuwid. Okay? And I want to challenge the fathers. Can you please come forward, mga tatay po? Gusto ko lang po kayo pag-pray. I want to make this challenge po sa mga tatay po. I want you, sa mga tatay to make a commitment. Alam po yun, hindi ko alam mabuhay ng mga tatay sa inyo po. Okay? At yung mensahe ko po ay para sa mga tatay. This morning, pwede ba natin talaga i-commit ang buhay natin? Unang-una sa Panginoon, sa salita ng Diyos, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating pamilya. Amen po ba? Mga tatay, are you with me? This is my challenge to you. Unahin natin ating pamilya. Kung ano man yung naging buhay po natin, tapos na yun eh. Mula sa araw na ito, gusto natin ipakita sa ating tahanan, kasama yung mga asawa nyo, kasama yung mga anak nyo. Sabihin nyo, from this day on, ibibigay ko yung pagmamahal ko sa asawa mo, ibibigay ko yung pagmamahal mo sa pamilya nyo, at hindi sa barkada. Tandaan natin, meron tayong kalaban. Una-una laman natin. Huwag natin pabayaan na nag-meeting tayo ng kaaway. And I pray, Heavenly Father, do this. And dito po, mga tatay, panalangin po namin, Panginoon Diyos, Holy Spirit, kayo ang kumilos po sa kanilang mabuhay. As we have heard your message, Holy Spirit, nice po namin, Panginoon, na makita po na isang maayos ang tahanan sa bawat pamilya na dito po. Panginoon, bigyan mo sila ng katatagan. Alam po namin, Panginoon, meron kami kalaban sa mundo. Number one, our flesh. Pangalawa, the lust of the eyes. Pangatlo, the pride of life. But Lord, this morning, we just want to commit to you, Father God, our lives. And I pray, Holy Spirit, tulungan mo mga tatay narito po to turn their eyes sa kanilang pamilya, sa kanilang asawa, at sa kanilang mga anak. I pray, Lord, Holy Spirit, that they will be encouraged na gamitin mo ang iyong salta upang ito ang maging legacy po nila sa kanilang mga buhay. And I know, Holy Spirit, that our lives sa mundong ito ay napakaisi. At nais po namin, Panginoon, na meron kami may papasa na magandang aral ayong salta sa aming mga anak.
Kung anuman, Panginoon, ang mga naging kasiraan po namin for the past life, Lord, change us today. Baguhin mo ang bawat tatay narito, Panginoon. Baguhin mo ang aming buhay at nais po ng Panginoon na bawat isa sa amin ay magamit po ninyo. Makita ang tunay model bilang tatay po at magamit kami sa paglilingkod po sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, pwedeng humarap po tayo sa kanila. Sige po. Please remain standing. Meron tayo bibigay sa mga tatay po. Mga asawa po, nandito po. Pwede samahan po niyo mga partner po niyo. Before I pronounce my blessing, sige po. Hallelujah. Isang napagandang tanawin po na magkasama po ang tunay na mga pamilya po. Okay? Father, bless every father with the best of your spiritual blessing today. Ipakita mo rin sa kanila, sa mga tatay na rito, sa mga pamilya rito. Lord, ang mga responsibility po nila, ang mga role na dapat po nilang gampanan. Patuloy mo sila sa man, Holy Spirit. And from this day on, Holy Spirit, bigkisin mo sila, Panginoon, naging pag-ibig, naging pagpapala. Ang mga tatay na ito, Panginoon, bigyan mo na katatagan ang kanilang pananampalataya. Lord, narito kami. We can continue to bow down before you. Father God, salamat po sa iyong pag-ibig sa bawat pamilya narito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you for joining us today and may the Lord bless you.